couldn't move a mountain, but what if couldn't be an angel nor a goddess? There's so many stories we'd love to believe, but all I ever can be is me. One of my friends, who is a photographer also, he invited me for the photo shoot in the area I never heard about. He said it's a quite poor area, it is a slums, and until that time I never did actually any photo shoot in the slums area. And I remember that four of us, somewhere around 3 o'clock in the morning, we came here very early. Entire area was still sleeping, but there was something here in the atmosphere that was really very impressive for me, because it was a new experience. And we somehow assisted this area to wake up, so I could see the chores of people, how they were waking up and how they are preparing the food, how they wash and dress, because everything was happening outside. And I took quite a lot of the shots. There were many, many pictures which actually impressed me, and they touched me, I will say, because I have seen many, many situations of the poverty, but somehow Parola had something new for me. After looking at all those pictures, we were talking among friends, and it came an idea, how about giving back, and let's organize the Christmas party for them. And we were like, you know, without any pretense, without any really big dreams. It's supposed to be a simple Christmas party. We thought we buy little rice, some candies, some sweets, and little music, and that's it. Very, very simple stuff, but we wanted to say somehow thank you to them that they were part of this photo shoot. And what it turned out, my friends, they heard about this, and from day to day, instead 50 kids, we were able to organize our first Christmas party in 2008, and there were more than 500 kids. Well, we were very happy. All those my friends who helped me, actually, they were very happy, because the outcome of the Christmas party was more than we expected. But somebody asked, you know, actually, what do? We make them happy for a couple of hours, and yes, we change their life, because definitely they will have a good memories about some Christmas, at least. I remember I was waiting for others, and there was this family which was pushing the cart, and the lady looked at me smiling, and I was a little bit surprised, because practically whatever they own, their home, everything was on this push cart, and still she was happy. Then I noticed few kids on this push cart, and I asked myself, well, what is the future of these kids? They have no any chance to have any education. And then it came the idea, if we really want to change something in their life, so the best thing is perhaps to give them good education. We took 1 year really to fulfill our dream of the school, and I wanted teachers to understand the situation here. So the best is to have teachers from the area. 오늘 낭
nangyari nun, nag-recruit muna kami ng mga estudyante. Nagbahay-bahay kami, nag-aalo kami kung sinong pwedeng magpumasok, libre lang naman. Nahirapan kami maghanap ng mga estudyante dahil sa nangyaring o na naghanap sila ng estudyante at hindi natuloy. So akala nila, niloloko na naman sila. Pero in-insure namin na ito ay totoong program. At pag nakapasa sa DepEd, makakapag-proceed na sila kung gusto nilang mag-college. May tiwala naman sila dahil taga dito lang naman kami. Then nung mayroon na kaming estudyante, nung nag-FLT kami, sa tabi-tabi kami ng daan, nangihiram kami ng mga upuan, nangihiram kami ng mga bakanting lugar, kung saan pwede kaming mag-conduct ng FLT. So finally, the barangay allowed us temporarily to use this place. The difficulty is sometimes because downstairs we have multi-purpose room, so many things are happening. You know, you can hear a noise, a music, people talking. Sometimes there is a funeral wake there, so you can find the coffin with the dead body. When it is raining, you can see, you know, water enters inside. We had some kind of the curtains protection to block the rain, but not really. It was working. There is no electricity here, so we had to find the solution to somehow borrow electricity from outside just to have fun, because during the summertime it is a very hot place and not really making students willing to study and teachers to teach. So in those simple conditions the teaching started, and as I always said, when there is a will to learn, no matter what conditions we have, we will study. And one of our board members, Johnson, said, you know, even if we have to teach children under the tree, still it is worthy of the effort because we are giving them future. So but I am happy because really the container van gave us the new start, new conditions. We have a really conducive conditions for the teaching and for the study. Good morning, ma'am. Good morning, sir. Good morning, Conrado. Ilagay mo yung chinelas mo doon sa ano? Ako si Junjun, 18 years old. Dalawa lang kami ng nanay ko rito. Pag walang pasok, magbabasketball ako. Pagka gabi, nagsasidecar ako. Tapos umaga na kami umuwi. Pumasok ako sa puso kasi naisip ko rin last chance na to eh. Para ulit mabuo yung pangarap ko. Pangarap ko kasi maging pulis. Ulihin ko yung tatay ko. Hindi. Marami akong pangarap, maging HRM, PMI. Tsaka para mayaon din kami sa hirap. 14 years old pa lang, or 12, iniwanan na kami ng tatay ko. Sa ibang bahay na siya tumitira eh. Tapos, ako na po yung parang bali bumubuhay sa pamilya. Kaya po natigil dati sa pag-aaral kasi para ako nagre-rebelde sa ginagawa ng tatay ko. Yung kapag nalalasing yung tatay ko, yung lagi niya akong hinahampas sa batok. Nung nalaman ko na yung mga pinagagawa niya, para pong nilayo ko na yung loob ko sa kanya. Yun. Tapos sa mama ko na lang ako umalapit. Sabi ko sa nanay ko, mabait, tapos matulungin, masipag. Lahat na ng katangian na hinahanap ko sa isang magulang, nasa kanya na po. Mahal na mahal ko po. Mahal na mahal ko, igit pa sa buhay ko. Yun lang. Dati nung maliit pa siya, masunurin na bata. Pagpalaki ng palaki nang dahil siguro sa palibot, medyo nagbabago siya, lalo nun nag-aaral siya, puro barkada. Kaya pinursigi ko siya na mag-aaral dyan. Pumayag naman siya. So, simula nang sumali siya sa alternative learning system, dito sa puso-sa-puso edukasyon na NC, nagbago ng konti yung kanyang pagbabarkada. Hindi na ako tumatambay paggabi.
Pagkagaling ko ng school, papahinga pa lang konti, tapos after mga 6 to or 7, lumalabas po kami sa trabaho na lang. Si Conrado kasi, nung umpisa pa lang, yung parang makulit siya, maingay siya sa loob ng center, sinasaway siya lagi ng mga IMs, minsan sumasagot nga talaga siya. Dahil nga, kung titingnan natin yung environment niya, dahil nga sa slum sila nakatira, o sa developing area sila nakatira, meron silang ganun na pag-uugali. Pero ganun pa man, malaking improvement sa kanya, yung after 4 months, nagkakaroon na siya ng respeto ngayon sa mga IMs. Siguro, sa pangaral na rin ng nanay ko, nalaman niya yung nangyari sa amin ng mga teachers ko. Sabi niya, huwag kang magsasagot sa mga teacher mo, marunong ka sa muno dahil parang magulang mo na rin sila sa school. Ako ang magulang mo dito sa bahay, pero sa school sila magulang mo, kaya sumunod ka. Yun nga, lagi niyang sinasabi, kaya nakinig na lang rin ako. In terms naman sa edukasyon ni Conrado, nang umpisa pa lang, talagang meron na siyang kakayahang magbasa. Matalino talaga siya. Yun lang ang hangad ko sa kanya, na makatapos sa pag-aaral. Sir, good morning po, sir. Good morning, ma'am. Ako si Michael, 24 na taong gulang. Isa akong aktivista kasi naniniwala ako na ang karapatan mo bilang isang tao, lalo na sa nangyayari ngayon, hindi ibibigay ng gobyerno ng kusa lamang. Kapag naninindigan ka para sa iyong karapatan, mas deserving kang makamit mo yun. Naniniwala ako na ang pagsasagawa ng kilos protesta ay sa paraan para ipahayag ang iyong sentimiento, ang iyong opinion, ang iyong saloobin. Si Michael kasi ang tipo na ang dami niyang gustong sabihin, ang dami niyang gustong isulat. Yung sa ginagawa niyang pagsulat sa mga essay, makikita mo na may abilidad yung bata na maging newscaster balangan. Grade 5 lang yung naabot ko. Kaya siguro yung puso sa puso edukasyon, isa sa daan para matupad ko yung pangarap ko. At naniniwala ako na isang araw magbubunga ng maganda itong ginagawa ko ngayon sa puso sa puso. Ang karanasan hindi ko malilimutan. Ang karanasan ay bahagi na ng buhay ng bawat tao. Ito ay isa sa mga sangkap upang mabuhay. Mga karanasang maaaring maging gabay papunta sa kung saan ang nais nating patunguhan. Bilang isang tao, marami na akong karanasan sa iba't ibang aspeto ng buhay. Nais kong simulan ang aking pagsasalaysay sa aking karanasan sa aking pamilya. Kami ay 8 magkakapatid. Dahil na rin sa marami kaming magkakapatid, medyo hindi ako nabigyang atensyon ni Ina. Naranasan ko ang makipanirahan sa ibang tao at pinapakain nila ako kapalit ng pagtatrabaho. Naranasan ko ang kalupitan at ang iba't ibang sakit ng ako'y mapisan sa pamilyang hindi ako kabilang. Sa edad na 15 taong gulang, ay naranasan ko ang matulog sa bangketa. At ang pinakamalungkot ay ang salubungin dito ang Pasko't bagong taon. Nalulungkot sa tuwing nakikita ang bawat pamilyang masaya habang namamasyal at magkasalo sa pagkainan. Minsan din sa aking buhay ay naranasan ko ang umibig at magmahal. Inialay ang puso ko sa taong inakala kong ako'y pahahalagahan. Ngunit isang araw, ako ay nagising sa katotohanan siya pala ay may iba nang minamahal. Ang pangyayaring ito ay nagdulot ng bighati at sakit sa aking pagkatao. Matagal din na panahon bago tuloy ang naibsan ng sakit ng aking nararamdaman. May positibo at negatibo man akong karanasan, patuloy pa rin akong nagiging matatag at handang humarap sa bawat hamon ng buhay. Sapagkat sa kabila ng mga ito, ay may Diyos na hindi tayo kayang saktan at iwanan. Nasaktan, nabigo, at minsan man akong nadapa. Ang mahalaga'y natuto akong bumangon at buo pa rin ang aking pagkatao. Hanggang sa ngayon, mga karanasang ito ang nagsisilbing pundasyon ng aking pagkatao. Mga karanasang susukat at susubok sa akin kung hanggang saan at kung sino ako. Marami mang dahilan para sumuko. Mas marami pa rin dahilan upang lumaban at harapin ang mga hamon ng buhay. At sa huli, Diyos ang maghuhusga kung sino ang nagwagi sa karera ng buhay gamit ang karanasang umukit ng disenyo at istruktura ng ating buhay. Ah,
Ako po si Jeanette C. Verdillo, 21 taong gulang, undergraduate po pala ako. Isa pong naging dahilan nun yung pagiging broken family ko po, kasi po nagpalipat-lipat po kami ng tirahan sa papa ko, tapos minsan sa mama ko. Lagi po akong natatransfer, tapos hanggang na-late na yung enrollees ko, tapos yung mga requirements ko hindi ko dala. Kaya yun po, parang nawala na po ako ng ganang pumasok. Ngayon po, nabigyan po ako ulit ng chance na mag-aral sa ganito para pong nabuksan po ulit yung isipan ko na hindi po pala huli ang lahat at hindi pa po pala hadlang ang pag-aasawa. Kung gugustuhin ko po pala, may paraan pa. At kung nanaisin ko rin po pala, kakayanin ko rin po pala. Kasi para sa akin, ang edukasyon ay isang malakas at pinaka-importanting pasaporte natin sa buhay. Kahit po hindi ka mayaman, kahit hindi ka maganda, kahit ano ka pa, basta may kaalaman ka, kaya mong ipaglaban ang sarili mo, hindi ka matatapakan ng sino man, at higit sa lahat, kaya mong makibaka sa anumang agos ng buhay dito sa mundo. Si Jeanette, actually, very responsible kasi nga, siya ay may asawa na, so may anak na siya. At yung asawa niya actually, supportive sa kanya dahil yung asawa nga niya ay nakapagtapos ngayon ng college. Kasi iniisip niya rin po na may anak na kami. Ano pong maibibigay namin na magandang kinabukasan sa anak namin kung kami po na magulang niya ay hindi nagkaroon? Kung sakasakali pong hindi ko man makuha yung edukasyon na gusto ko para sa sarili ko, gusto ko pong ibigay ito sa anak ko kasi bilang anak ko siya, alam ko na karapatan niya yung makuha at magkaroon yun sa sarili niya. At ako, bilang magulang niya, alam ko din na obligasyon ko sa kanya yun. Kaya po, sa kahit ano pong paraan, pipilitin ko pong ibigay yun sa kanya. Araw-araw, ganyan lang, mabait lang naman siya. Kasama ko siya dun sa school, pumasok. Sinabi ko sa kanya, pag sasama siya, kailangan tahimik lang siya, tapos mabait siya. Pag hindi siya nagpakabait, iwanan ko siya dito. Gusto niya naman sumama. Binibigyan siya ng coloring book, nagkukulay siya. Nakikinig din siya pag may pinapagalitan. Dito, pag sa bahay, nanonood siya ng palabas, mga cartoons, tapos minsan nagna-nursery rhymes. Pero mas madalas kaming dalawa nagkukwentuhan, naglalaro. Artista, ganun. Siya ang mami ko, tapos ako yung niya. Ako yung anak niya, baliktad. Arti, dali, arti! My name is Michael Gegenfortner. I'm from Germany. I'm 20 years old. Last year I finished high school in Germany. I just got to know about the whole project in Germany about a neighbor of mine. The whole projects are organized by the Salvatorian, so I just introduced myself there and they decided to choose a project for me. So I decided to go to the Philippines. What I like here is I can directly work with the people. It's not that I have to sit in an office or so, like I really experienced the Filipino life. And for me, Pusus and Pusus is really good because they gave education for the people which cannot afford. And I guess this is, especially here in the Philippines, very, very important because you have so many school dropouts and also so many children which do not attend kindergarten or any other institution. At the beginning it was, okay, but what we are going to do with this volunteer? Because, even to teach our program, you need to be fluent in Tagalog somehow. So I said, okay, because the teaching of the children below six is composed mainly of playing and doing all the kind of the art job, and he is very skilled in the art. I said, let's try with Michael. And Michael, with big courage, found those children, 20 of them, and started to teach. Base in the house. Okay, so now these are my three students. Jason, Rodney, Valverde, and Michael Larga. And actually in this house, I have six students, but I divided them into three groups, like first the younger ones,
and then the older ones. For me, the teaching, of course, sometimes it can be exhausting, but most of the time for me it's a very good experience because it gives me like a fulfillment if I see that I teach them something and the next time they really learned about it. Or when I can see, for example, they at the beginning they could not like trace some words, and then after a few months I see that there is already an achievement. Anong pangalan mo, Rich? Hi. Rich? Rich? Diaz, huh? Diaz. Ilan taong ka na? I like it. Tong ka na? Four. Four. Years. Old. Hoy, pipis naman tayo. Saan? Yung A na malaki. Ito. B na maliit, saan? Ito. Ito, Jamaica. Rectangle. Rectangle. Very good. Kulay, anong kulay yon? Ang buhok mo? Team. Black. Circle. Circle. Tama. Very good. Ito, ano yon? Leaf. It's very nice to spend the time with the children because most of them, they're really interested in the school. And it's also always nice when you see that you can give something back, like if you can do something for them. My question always is, you know, can I do something, what and how, to change their life? If I can make a difference and find a way how to reach to them and how to give to their children equal chances in life, also if my friends will help me, maybe one day those people will get what we got, the same chance of education. You are my waking dream, you're all that's real to me. You are the magic in the world I see. You are the prayer I sing.